Lubog na ang negosyo natin. Kaya kailangan makatuluyan na si Sylvester. Totoo ba itong naririnig ko? Wala akong kinalaman doon! Ang dahil misteryo sa buhay mo. Alam mo kung totoo? You're a fake. Kailangan akong aminin sa'yo. Ano yun? Ako yung magnanakaw na hinahanap ng polis. Sino ho to? Siya ho ba yung nanay ko? Oo, anak ka nakatulong. Alam niya ni Shai yung nakapatid niya si Princess. Hindi ako gawin lahat eh! Ano yung hinahanap mo? Sino mo hinahanap? Hindi naman lang eh! Sasama ako sa'yo. Mato, ano bang ginagawa mo? Hindi naman siya masamang tao. Just let him go! Sabi ko sa'yo, hindi kanya pwedeng agawin sa akin. Ano? Atoy! Kanadali. Dali. Dito ka ba nakatira? Oo. Dito ko iniwang magdusa yung kapatid ko. Anong ibig mo sabihin? Eh kasi gusto ko nang umuwi sa tirahan namin eh. Kaya lang, nung nakita ko siyang nagdurusa, umatras ako. Iniwan ko siya. Pero parang di ko kaya eh. Di maatim nung sikmura ako na nakikita siyang nagdurusa. Eh, halika na! Bakit mo siya kinakapian? Dahil mahal ko siya, kaya tigilan mo na kami! Juano, halika na bago tayo maabutan ng mga pulis! Sandali! Don't shoot! Hostage niya ako! Sasaktan niya ako! Sa ilalim ng araw.
akong gawin lahat para lang maprotektahan ka. One of this time, gusto ko naman ako na maging hero mo. Sumuko ka na! Huwag ka na lumaban! Sandali, sandali! Huwag kayo babarilo niyo siya sasaktan! Hindi siya masamang tao! Mabuti siyang tao! Mahal ko siya! Shai! Nagawa lang naman niya magnakaw para sa nanay niya eh! Mabuti siyang tao! Hindi niya ako hinostage! Kung saan akong sumama sa kanya, please! Huwag daw niyo siyang sasaktan! Nagmamakaawa ako sa inyo! Ito na pera niyo! Please let him go! Sandali! Sandali! Well, kung hindi dahil sa akin, hindi ka naman tatakas eh. Hindi ka masasangkot sa gulong ito. Okay na po ako. Tama na po. Huwag na kayo umiyak. I haven't been good, Mom. Alam ko, wala akong inisip ko hindi pera. But you're the only thing that's important to me. And I realized na wala na talaga lahat. All I care about is you. I love you, baby. Sabihin, mahal ka pa rin pala ng mami mo. Narinig ko na sinasabi niya kay Shine na si Shine dapat ako. Ha? Alam mo, teka, hindi kita maintindihan. Baka ang ibig mong sabihin na mahal ka pa rin ng Tita Josephine mo. Eh, narinig mo ba yung sinabi niya kanina kay Wano nung nagkakagulo na? At teka, maiba ko. Kilala mo ba yung babae na may eksena doon kanina sa court? Parang ang bait-bait niya, no? Kasi alam mo kung di dahil sa kanya, malamang kayo ni Wano ang nabarin. Okay ka lang? Okay lang. Gusto ko sana kasi magpasalamat sa ginawa mo kagabi. Pero bakit mo naman yung ginawa para sa akin? Kasi... ate kita. Ngayon ko lang nalaman na may ate pala ako. Ayoko naman, no, na mawala ka bago kita makilala. Matid kita? Alam mo yung bahay na tinitirhan mo ngayon? Bahay ko yun. Nakita mo ba dun yung litrato? Yung babae na may hawak ng baby? Yun ang nanay natin. Hindi ko kasi maintindihan eh. Nakita ko dun sa bahay mo yung picture ng isang katulong. Sabi ng mami mo,
1-year-old ka pa lang daw nung iniwan ka ni nanay. Alam ko naman na adopted ako eh, pero never lang nakwento sa akin ng parents ko kung sino talaga yung tunay kong nanay. Kaya siguro tayo pinagpalit ng mundo. Dahil meron tayong connection. Para makita tayo. Ate. Pasensya na, Princess. Ito yung huling bagay na ayokong mangyari sa ating dalawa. Ano? I don't know how, pero gagawin ko naman talaga lahat para lang makatulong sa'yo eh. Hoy! Walang iya ka! Ang buhay mo, makikulong ka na! At ikaw, hindi ba ikaw yung sumugod sa bahay ko? Kakuntsaba ka ba niyan? Kahit naman kung magpaliwanag ako sa inyo, hindi niyo po siguro ako maiintindihan eh. Magpaliwanag ang gagawin mo? Swerte ka nga, hindi mo kasama yan sa loob eh. Sylvester, aaminin ko sa'yo. Oo, pangarap ko magkaroon ng mayaman na boyfriend. Yung magbibigay sa akin ng magandang buhay. Nung dumating ka, pakiramdam ko natupad na yung mga pangarap ko. Pero si Cesar, hindi naman importante yung pera eh. Ang importante yung nararamdaman ko. Si Cesar, totoo yung nararamdaman ko. Hello? Si Tita Patricia to. Hindi mo ba dadalawin si Princess dito sa ospital? Oo. Ano pong nangyari? Kung alam ko lang na ganito ang mangyari, di sana... hindi na kita tinulungan umalis ng bahay. Baka ba, wala kang kasalanan. Ginawa mo lang alam mong tama. Papasalamat pa rin ako sa'yo. Princess! Pumunta ka agad dito na marinig yung balita. Okay ka na? Patawarin mo ako kung nag-away tayo. Alam ko naman sa puso ko na nagsasabi ka ng totoo eh. Pinairal ko lang ang utak ko. Patawarin mo ako, Princess. Sana naman, next time, hindi ko na kailangan mabaril bago mo ako patawarin. Mahal na mahal kita. Sinabi ko na sa'yo, Princess. Ako yung taong di nagdududo sa pag-ibig mo. Kaya nga nandito ako ngayon eh. Miski masakit. Kahit alam kong ay nasa puso mo. Muna na ako. Thank you.
aking malas ko naman. Sa'yo pa ako nagkagusto. Sis, kailangan ko ng tulong mo. Bakit? Anong nangyari? Eh, si Mami kasi ayaw i-drop yung kaso laban kay Wano kasi hindi pa rin ako kilala ni Mami hanggang ngayon. Kahit na sinoli na ni Wano yung pera na nakuha niya sa pawn shop. Please naman, kausapin mo naman si Mami. Oh. Mahal ko talaga si Wano. Hindi ko kakayanin pag nawala siya sa akin. Please. Sige, ate. Kakausapin ko si Mami. Eh, este, Mami mo. Sis, thank you, ha? Ikaw pa? Basta ikaw, ate kita. Mami? Dapat nagpapahinga ka. Hindi, Mami, okay lang po ako. Mami, may sasabihin lang po sana ako, eh. Anything. Anong kailangan mo? Mami, di ba sabi mo, mahal mo naman po ako? O naman. Eh kasi, may hihilingin lang po sana ako eh. Para sa'yo, anything. Buntis siya sa'yo noon nung umalis siya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Dito ka na niya pinanganak. Bakit mo natatanong ngayon? Wala lang po. May kailangan ka ba? Okay ka lang ba? Pagkain, ipagluluto kita. Ano ho, tita, wag na po kayo mag-abala sa akin. Shine. Sorry sa lahat, ha? Bakit po? Kasi nung namatay ang kapatid ko at naiwan ka niya sa akin, pakiramdam ko nun, ang bigat-bigat ng buhay ko at nasisi ko yung sayo. Pero kagabi nung nakita kong nalagay sa panganib ang buhay mo, naisip ko, ikaw lang ang papagaan ng buhay ko. Ikaw lang ang nagtsatsaga sa akin. Nag-aalaga. Saan ako pupulutin kung wala ka? Tita, ang batahan ako. Magluluto kita. Magaling din ako magluto. Sandali lang, ha? Shine, okay ka lang ba? Gusto mo ako na lang dito? Parang ang tamlay-tamlay mo eh. Ano ka ba? Okay lang ako. Don't worry about me. Kaya ko to. Marami na akong nahalikan. Ay! Hoy! Lalaki! Anong ginagawa mo dito? O tapos ang lahat ng gawin mo, may gana ka pang bumalik dito? Kaya nga nandito ako eh. Para humingi ng tawad kay Shine. Eh? Nagawa ko lang naman yung mga yun dahil mahal na mahal kita eh. Pero hindi ko alam sa mga ginawa ko, lalo na kitang pinalayo sa akin. Atoy, I understand you. I really do. Ginawa mo lang naman utos in your heart, diba? Okay, I forgive you. Hindi na kita guguluhin, Shine. Salamat. Tama. Bakit po? May bisita ka. Sino po? Wano! Para sa akin. Para sa akin. Maging sa panaginip, ikaw ang nais magkapiling. Paano ka nakalabas? Pumunta sa presinto yung ari ng pawn shop. Pinatawad niya ako, binigyan pa niya ako pera pang gamot sa nanay ko.
na sino magkasama na ulit tayong dalawa. Siya yung nangako ako. Hindi na ako gagawa na kahit anong bagay na maghihiwalay sa ating dalawa. Ito yung puntod ni Nanay. Sayang naman, Ma'am. Hindi man lang tayo nagkakilala. Alam mo, Ate, baby pa lang ako nung namatay si Nanay eh. Pero alam mo, tuwing birthday ko, pakiramdam ko, lagi siyang nandyan sa tabi ko. Teka, kailan nga pala birthday mo? November 9. Parehas tayo? That means, nagkapalit tayo ng buhay on the day of our birthday. Kung hindi lang sana ako nag-wish na... Na sana we have a different life? Parehas tayo ng wish? What if mag-wish tayo ngayon na mabalikin dati nating buhay? Tara, subukan natin. Sige. Wala ka man o hindi, miss ko na yung pagtatalak sa akin ni Tia Josephine. Huwag kang mag-alala, mabait na siya ngayon. Alam mo, yung mami mo rin, mabait na siya ngayon sa akin. Halika na, halika na! Maiwagang pag-ibig
lahat. Pilit mong pinaglalaban kahit di maunawaan. Di mo maipaliwanag bakit may masasaktan. Pare, alam mo ba sasabihin ni Princess sa chan sa atin? Hindi nga rin eh. Pero alam mo, nagbago sa akin si Princess. Pare, may nararamdaman din akong ganyan kay Shan. Naloko niyo ba kami? Imposible nagkapalit kayo ng pagkatao. It's true. Ninag-blow kami nung candle namin, nung birthday cake namin. When I opened my eyes, nandito na lang ako bigla sa community na to. Ako rin. Nagulat na nga lang ako. Biglang nasa malaking party na lang ako. Naririnig niyo ba sinasabi niyo? Paano kami maniniwala sa ganyang kwento? Do you remember when you rode your motorcycle? Tapos papunta tayo dapat sa bahay ko noon. Kaso lang we got into an accident. Pero siya kasama ko nun. Sylvester, ikaw, naalala mo ba nung akala ko nasusunog yung ulam, tapos nabuhusan ko ng tubig yung mami mo? Oo, pero siya yung kasama ko. Ano ba, hindi kami pwede lokohin ng mata namin. Eh, lalong hindi kayo pwedeng lokohin ng puso nyo. Let's go. Let's all stand up para malaman nyo kung anong pinapaliwanag namin dito. Halika. Anong nararamdaman mo ngayon na yakap mo ko? Parang kayakap mahal ko. Ikaw, Sylvester, anong nararamdaman mo ngayon? Kaya ng umaga, weirdo ang lahat. Pero ngayon, okay na. Bumad na lahat. I love you, Princess. Sigurado ba kayo? Sigurado ako. Dahil sa masungit na amo, isang kahilingan ngayong Pasko ang sa kanya'y magpapabago. Isang pagkikita sa di inaasahang lugar, di mo maipaliwanag.